ating pinararangalan sa Jesus na umakyat sa langit at ating pinagninilayan, pinag-uusapan ay tungkol nga sa pag-akyat. Kalimitan na aalala natin kaganitong pag-akyat ay si Superman. Siguro gusto rin nating lumipad katulad niya. Kung tayo po ay aakyat sa langit, ay ganito baga ang kinakailangan. Sa pagninilay natin sa ating dakilang kapistahang ito, ay hiniling sa atin na tayo po ay mangarap ng langit. Siguro nung kayo, mga bata-bata pa, ang pinapangarap nyo ay kayo makasakay ng eroplano. Meron mo sa inyong nakangarap na makasakay ng eroplano? Kasi ang gusto nila, pag sila'y naroroon, no, ay parang nakikita nila kung ano ba yung langit, kung anong pakiramdam kapag sila ay nasa itaas. At kapag ganoon, ay sabi na, ganito pala ang pakiramdam sa langit. Ano po? Pero nung tayo bata pa, kapag ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa mga pag-akyat, mga paglipad, ay naalala natin ay ibon, eroplano, di po ba? Superman, anghel, lahat po sila may pakpak. Ngayon po, sa pagninilay natin sa pag-akyat ng Panginoong Jesus, nakita naman natin, wala naman siyang pakpak. Ano po? Hindi po ganito ang pag-akyat ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagninilay ngayon, alam natin na ang Panginoon ay umakyat hindi dahil sa magic, hindi dahil sa motor, hindi dahil sa pakpak. Pero anong meron sa pag-akyat na ito? Alam niyo po, ang laging naiiwan sa ating diwa, ang tunay na kahulugan ito ay naroon ang pag-ibig ng Diyos. Kung paanong ang Diyos ay sinugo sa atin dito sa lupa, mula sa langit, pinadala sa atin dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ang kanyang pag-akyat, yun din ang dahilan. Merong dahilan bakit kinakailangan siya ay bumalik na sa kanyang tunay na kaharian. At ito ay naroon din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nais iparamdam sa atin ng Diyos na sa pag-akyat na ito ng Panginoon, merong mga iniiwang diwa at kapakahulugan sa buhay po natin. Kaya ang ating titingnan ngayon ay ano ba itong mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos o ni Jesus dahil sa kanyang pag-akyat sa kalangitan? Mga simpleng bagay na dapat nating maunawaan. Una po, binigay po sa atin sa pamamagitan ng pag-akyat na ito ng Panginoon na pinagtitibay ang ating pananampalataya. Noong si Jesus ay namatay sa krus, noong Biyernes Santo, halos sa pinanghinaan ng loob ang lahat. Sabi na tapos na ata ang lahat ng ito. Pero nung siya'y muling nabuhay, napanumbalik po, napasigla muli yung pananampalatayang ito. At ito ang nais iparating sa atin ng pag-akyat ni Jesus na lalo pang pinalalalim yung paniniwala natin na siya talaga ang Diyos, na sa kanyang pag-akyat ay pinatunayan sa atin na katulad ng narinig po natin sa ating kalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, ibinigay sa kanya ang lahat ng pamamahala, ang karangalan ng bilang hari, pinuno, lahat ng sanlibutan. At ito kung pagbibigay sa inyo, pagkaluklok sa langit, ay isang katotohanan pa na dapat nating panghawakan na siya nga ang Diyos. Siya nga yung tunay na Mesiyas. Siya yung ating dapat na paniwalaan. Kaya sa diwang ito, sana po mga kapatid, ay lalo pang tumibay tayo sa ating pananalig sa Kanya. Kung tayo minsan ay nagdududa, minsan tayo ay nangihina, minsan parang nalalabuan tayo, o naghahanap pa ba tayo ng ibang Diyos? Wala na po. Yung pagkabuhay niya at yung kanyang pag-akyat sa langit ay sapat na para lalo pa tayong manalig sa kanya. At dahil siya ay nandun na sa langit, ito po isang paanyaya pa sa atin na lalo tayong manalig na tumawag sa kanya, na tayo ay magtiwala sa kanya na ibibigyan po tayo ng lahat ng tulong sa ating pangangailangan. Pangalawa po, sa pag-akyat na ito ng Panginoong Jesus ay pinagkakatiwalaan po tayo ng isang misyon na mangaral. Isinusugo tayo. Sabi niya, tapos na ako dito sa lupa. Kayo naman, nagampanan ko na ang lahat. Tinuruan ko na kayo at ginabayang ko na kayo. Natanggap ninyo ang lahat ng pagpapala. Bukod pa dyan, ipapadala pa sa inyo ang Espiritu Santo. Kung anong sinimulan ko, ipagpatuloy ninyo. Gampanan ninyo
ang inyong tungkulin bilang mga tagasunod ko, bilang mga Kristiyano. Kung kayo po ay narito nung nakaraan linggo, ng ganito ring oras, nasaksihan natin ang pagsusugo sa mga bagong misyonero, itong 500 years of Christianity. Ang inaasahan po sa atin, tayo ay maging bagong mga tagapagpahayag. Pero bagamat sinasabi nating bago, ito'y luma na. Dahil noong panahon pang una, panahon pa ni Jesus at lahat ng mga naunang Kristiyano, lahat sila'y pinagkatiwalaan po ng ganitong misyon. At kung hindi dahil doon, hindi tayo makakarating sa ganitong estado. Kung hindi dahil sa mga nauna sa atin na nagpahayag na mabuting balita, wala tayong misa, wala tayong pagdiriwang na ganito. Kaya ngayon, sa ating sariling kakayahan, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon, binibigyan po tayo ng ganitong mga tungkulin na nakita po natin kanina sa ating Ebanghelyo. Unang-unang bahagi pa lamang ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Bilang bagong misyonero, paano po ba tayo makapagpapahayag? Siyempre, katulad ng nabanggit ko na po ng isang linggo, unahin na ninyo ang inyong pamilya. Unahin na ninyo ang inyong mga kaibigan. Unahin na po ninyo yung inyong mga kasama sa trabaho. Sila nang ika ngay dun tayo kumilos, dun tayo mangaral, dun tayo magsalita ng tungkol sa Diyos. O kung nahihirapan pa kayo, kahit isang kaibigan lang na medyo nalalabuan, puntahan natin. Sa pamamagitan natin, tayo po ay nagiging misyonero sa kanila. Nakakatupad po tayo sa tungkuling ito. At yung pagkakit ng Panginoong Jesus na ito ay parang isang encouragement sa ating lahat, pampalakas na gawin natin ang mga tungkuling ito sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa atin. Hindi binigay sa iba. Hindi sa kung kanino man, kundi sa atin bilang mga Kristiyano at mga tagasunod. At ito po'y sa diwang ito ay ito nga po ang inaasahan sa atin na sana itong 500 years ay hindi masayang, na sana makatupad tayo sa ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Pangatlong bahagi po, sinasabi, sa pag-akit ng ating Panginoong Jesus ay lalo pang pinaigting ang ating pag-asa sa kagalakan ng langit. Ano pong ibig sabihin noon? Nung makita ng mga alagad na siya'y umakit na, natupad ang lahat ng kanyang mga sinabi, at nung nagtanong nga si Tomas, noong huli nga po, sabi, Panginoon, paano namin malalaman ang daan? Hindi namin alam kung paano pupunta dyan. So, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. At nang siya'y umakyat sa langit, lalo pang nagkaroon sila ng pag-asang tunay. Magtrabaho tayo, umasa tayo na meron talagang langit. May gantimpala ang bawat gawain natin. Meron tayong pupuntahan. At si Jesus ay nauna sa atin, sabi sa ilang bahagi ng Ebanghelyo, kung kayo po ay nagsisimba kapag may libing, minsan nasasabi po yun, si Jesus ay nauna na sa atin para paghanda tayo ng ating matitirhan doon sa langit. So mga kapatid, itong pag-akit na Jesus sa langit ay dapat na makapagbigay pa sa atin ng kagalakan na tayo'y talagang umasa yung sa kabila ng lahat ng paghihirap ninyo, sa kabila ng lahat ng pagtitiis na inyong dinaranas, itong pagdurusang dala ng pandemic na ito, mga kapatid, may naghihintay na kaligayahan para sa atin. Ito ang kaligayahan sa langit. Kung inyong papakinggan mamaya po, mamaya-maya, sa prepasyo, bago awitin yung santo, merong panalangin habang darasal ang pari, marinig natin ang ganitong talata. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akit niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. May kasiguruhan mga kapatid. Walang pagdududa. May pupuntahan po tayo. May langit na naghihintay sa atin. Kaya sana'y madagdagan pa yung tayo po na itong panahon ito, ang tingin ko sa mga tao parang nalulumbay po talaga eh. Ang tingin ko sa mga tao ngayon talaga pong sobrang inip na at sobrang ika nga ay hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan ba matatapos itong pandemic na ito? Pero sana po, itong pag-akyat ni Jesus sa langit, madagdagan yung ating pagnanais at ating pag-asa. Meron palang kauuwian ang lahat ng aming pagdurusang pinagdaraanan. Amen? So ang tanong po ngayon, paano ba tayo makakasunod kay Jesus? Naalala ko po yung inventor ng eroplano, yung the Wright Brothers, si Orville. Sabi po nila,
may isang magandang quotation na hindi naman intentional na maging spiritual, pero kinuha ko lang po para magata kasing pag-iisip, magandang ating pagnilayan din. Sabi, kasi nung, siyempre natuwa yung mga tao, wow, it's flying, it's going up, it's a good life there. So sabi po, not by going up, but if you have lived a very good life, you may do so by going down. Sa paglipad pala, sa pagpunta sa langit, eroplano, kahit kayo pong mga nakasakay na ng eroplano, hindi basta mahalaga yung paglipad, pag-akyat. Yung palang landing, mas mahalaga. Sa pagninilay ko po yung nakita ko rito na yung pag-akyat pala sa langit ay mas dapat nating pahalagahan yung buhay natin habang tayo ay naririto sa lupa. Bakit? Ang ating daan patungo langit ay narito. Hindi po sa pamamagitan ng paglipad, hindi yung pangarap nating maging Superman, hindi yung tayo nasa eroplano at kita natin ang alapaap. Dito sa lupa, tayo'y magpakabuti at laging magsabuhay ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito, makakaakyat po tayo sa kalangitan, sa kinaluluklukan ng ating Panginoon. Amen? Tayo humingi ng tulong sa Mahal na Birhen na siyang ina ng ating lumikha at ng ating tagapagligtas. Siyang reyna ng mga anghel sa langit. Kaya tayo po ay lumapit kay Maria na kung minsan tayo nagdududa, minsan tayo nanghihina, minsan tayo parang nawawala ng pag-asa, sabihin natin kay Maria, Maria, aming ina, tulungan niyo po kami na laging makasunod sa utos at magsabuhay ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.